And good afternoon, ma'am. Ang i-report ko po for today is all about TPAC or Technological Pedagogical Content Knowledge. And so kapag po sinabi natin TPAC, ito po yung nag-first sa atin na to look at the process of using technology in the classroom in teaching and learning, both teachers and students. So ngayon modernized na tayo, so yung karaniwang ginagamit na lang is technology sa pagtuturo. Ayan. So, mayroon pong anim na components ang TPAC. First dito is yung content knowledge. So, kapag sinabi po natin content knowledge, dito po pumapasok yung kakayahan ng isang teacher sa pagdi-disseminate ng kanyang kaalaman at pagkatuto sa kanyang ituturo sa kanyang magklase. Dapat as a teacher, gamay or malalim yung pagkakaintindi sa subject na ituturo, para sa ganun, once na may students na nagtanong sa kanya, ma-explain at maipaliwanag niya ng maayos at malinaw. So yun, doon po pumapasok yung content knowledge. And pangalawang components po ng TPAC is pedagogical knowledge. So kapag sinabi nating pedagogical knowledge, ito yung mga methods na or strategies na ginagamit ng mga teachers sa pagtuturo sa loob ng klase. Halimbawa na lamang, yung paggamit ng mga PowerPoint, mga Google Slides, video presentations. So yan yung mga klase ng pedagogical content na sa ngayon is karaniwang ginagamit din ng teacher sa loob ng klase. Malaking tulong ito kasi na papadali or nagiging useful at effective yung pagtuturo nila sa loob ng klase. So yun yung benefits din na makukuha natin sa technology sa fields ng educations. And as a teacher, they should reflect on student learning in the classroom. And based din dito, nakikita yung pagiging competent ng isang teacher kung paano sila magturo at kung anong kanilang ituturo. Yan. So, dapat as a teacher, dapat skilled sila or fluent sila sa mga ituturo nila. Ang pedagogical knowledge help students to be self-regulate and explain and focus on the new knowledge na natutunan namin o ng mga students. So, yun po yung pedagogical knowledge. So, yung the third one is technological knowledge. So, ito yung ability to use various technologies. It is important to both students and teachers na maging skilled or maging trained sa paggamit ng technology, para sa ganoon is nagiging efficiently at effective at useful yung pagtuturo at pagkatuto na din ng mga bata sa loob ng klase. And hindi lang dapat tayo gumagamit ng technology sa pagtuturo, dapat we should train ourselves na gamitin ito sa tamang paraan at gamitin natin kung sa nauugnay or sa tamang proseso ng paggamit ng mga technology sa pagtuturo. And then the next one is pedagogical content knowledge. So, ang pedagogical content knowledge ay mayroong tatlong components. First is yung understanding of content. So, kapag sinabi natin understanding of content, they should know what they teach. Yan. In a simple words, they should know what they teach. So, inaalam po nila kung ano yung ituturo nila. Para sa sinabi ko kanina,